Alright. Welcome back, guys. Guys, welcome back to my channel, Kalimi Online. Live streaming po ulit tayo ngayon. Kumusta? Magandang gabi, guys. Live tayo. Tulad ng dati, yung ating ginagawa pag live, no? Tanong kayo, sagot ko ang mga tanong. Sagutin ko ang mga tanong, ha? Abot lang sa mga coins natin. Ayan. So, pag nakapasok, comment na po kayo dyan, guys. Live streaming. Yun, dito na si Kuya Serapin. Kuya Serapin, magandang gabi. Unang-una si Kuya Serapin dito sa ating live streaming. Magandang gabi, Kuya. Kumusta po? Ngayon lang ulit nag-live. Hindi nakapag-live noong nakaraan. Pahinga lang muna para may buwelo. Ayan. So, Kuya, no, meron ka palang ganito, yung 2 piso na proof. Maganda yun, proof coin. Iba ang appearance nun. May mga naka-blister pack yata yung mga proof coin na yun, Kuya, no, yung hawak mo ganito. Sa 1983, kung di ako nagkakamali, tama ba? Malaki ang value nun sa mga proof coin. Nelson Alguino, sir, magandang gabi din. Ayan, Nelson Alguino, good evening. Tignan natin kung naka-online si... Okay lang, magkausap kami ni Kuya Apolinario na lang ba? Okay yan, Kuya, no? Kuya Apolinario, maraming koleksyon yan si Kuya Apolinario, mga old coins. Marami siyang mga old coins. Si chat lang natin, no? Alright, guys, welcome sa ating live streaming, Kalimay Online po. Meron ako nakita kanina na 5 piso. Error to, eh. Nakita ko kanina. Meron siyang extra metal dito. Ito. Dito sa side din. Ayan, o. Meron siyang isang extra metal dyan na sumingit dito. Sa 5. Para naging ano, eh. Naging buntot, eh. Yan. Extra metal chip lang yun naman. Year 2014. Tapos yung ito yung content sa thumbnail natin, itong 1 piso na small type na 1 piso. 1994. Ayan, no. Small type 1 piso. Kung meron kayong ganito, guys, nasa 50 pesos na ang value nito. Sa uncirculated condition yun, ha. Yung ganito, 50 pesos yun. Uncirculated. Nelson Perpas, good evening din.
Yan, mga member natin. Nandito si Kuya Serapin, member, at si Nelson, member din. Mga bagong member yan. Hmm? Nandito, naka-charge. Magnifier coins, magandang gabi din. Ayan. Nelson, sir, meron po ako niyan. Isa lang, 2 pesos niyog. Ah, yung kanina, yung pinakita ko. Yung ganito. May proof coin daw nito eh. Kay Kuya Serapin, meron nito eh. Baba ng mintage nun. May naantay tayo dito, no? Yung iba nating kaibigan. Si Romel, andyan na kaya si Romel? Dito na. Ah, dito na pala si Romel. Ayan, kakaano lang. Ito. Adorasyon, Santiago, boss. Nabibili ba yung 20? 20 na papel. 1919 at 1020. Puro bago. 1919? Pakilinaw po yung chat, no? Medyo magulo, no? Papel na 1919 at 1020. Puro bago. Thank you. Pakiulit po. Romel, nandito na nga, no? Good evening din, no? Ito, i-unbox na natin yung pinadala rito. Unbox natin. Ito, guys, no? I-share ko na lang din sa inyo kasi... Bro, ito na. Unbox natin live para mas maganda. Para makita ng ating mga... Wala. Ito. Hindi lang nag-appear, no? Unbox natin para makita nyo. So, saglit na to, guys, no? Unbox natin para makita nyo. Kasi nag-share si yung member natin, yung kaibigan natin, si Romel Castillo, no? Pina-ship niya nung nakaraan. Sinare niya kung anong meron siya doon. Sabi niya, at tignan natin. Mga coins to, guys. So, cut na natin para makita natin. Live unboxing. Galing kay brother Romel Castillo. Ayan. So, usog muna natin itong mga abubot. Maganda kasi magla-live unboxing tayo para makikita nyo, guys, na yung mga kaibigan natin dyan, mga legit dyan, no? Kung gusto nyong bumili ng mga bariya sa kanila, meron yan, guys. Ito ko na lang ikakat yan. Yeah. Mabigat ha, mukhang marami-rami ito, Romel, ha? Ayan. Iwan lang kayo ng comment yan, guys, habang nag-unbox tayo. At isi-share ko sa inyo para makita nyo yung binibigay ng ating mga kaibigan. Romel, to. Nung isang araw pa to eh. Actually, nung isang araw pa to dumating. Hindi ko lang na i-live kasi nga tinitiyempo ko lang, no? Ayan. Ayan, no? Nakabox siya dyan. Ito siya. So, ang dami nito. Andito pa yung ating pangalan ng channel. O, kali may online. So, ayan. Saba natin to bubuksan. Dito lala sa side. May tape dito, eh. Yun, no? Duct tape. Ito. Dandahan lang kasi sayang yung lalagyan nito. Lakas ng kapit, ah. Wow. May nakita akong 20 piso coin. At yung nabas natin. Teka lang, ha. So, guys, no, nakita nyo, no? Galing po yan sa member natin na si Romel Castillo.
Ayan, basahin natin yung mga ibang comment bago natin ituloy. Ito, Magnifier Coins, nandito na rin. Magandang gabi din. Nelson, sir, meron po ako niyan. Isa lang. Ito, nabasa ko na to. Arok Ali, good evening po, sir, and madam. Good evening din. Nandito lang si Commander, no. Durasyon siya, 2019 at 2020. Palabos. Ah, 20. Papel. Hindi pa ako namimili ng mga papel, eh, no. Pero pwede nyo pong isira yan sa page natin. Sabihin nyo lang doon kung maglilisting kayo doon na binibenta ninyo. And dito, si Kuya Polinario, member din natin. Good PM, Kuya Polinario. Ano po yan? Given lang free. Arok Alip, tanong niya, yes. Binigay lang po ito ni Romel Castillo, yung kaibigan natin. Actually, pangalawa na po ito. Pangalawang pagpapadala niya na po ito sa atin, channel. Ito. Yung nakaraan, si Kuya Apolinario, diba, nag-unboxing din tayo nakaraan. Galing naman po yung kay Kuya Apolinario. Bigay din po yun. So, isa-isa natin, ano. Ito muna. Ito, wala ko nito, guys. No, so, maganda pa, oh. Mga sentimo. Yes, sentimo. So, maganda na condition, guys. Very nice. Magkaan tayo nagkaroon ulit, to. So, malaking karagdagan ito sa mga kinukulik ko. Tapos, 5 sentimos. Ang ganda ng mga coin ni Romel. Yung una, guys. Ang gaganda rin ang kondisyon. Yung binigay niya sa akin. Tapos, ganito. Tawag dito. Gis, no? Aluminum na kwan. Tapos, meron din. Yan. Dagdag sa ano natin. So, maiko-content natin to, guys. Hindi muna natin ikakalat, ano. Ko-content natin yan. Kita lang muna natin sa inyo. Tapos to. Yun, may mga 5 centimos. Assorted ito. Itong isang plastic na to. Magaganda ang kondisyon. Nice. Titignan ko na lang to. Tapos itong mga naka labas natin. May ano, guys, 20 piso coin at meron siyang lalagyan 2020 and 2019. Gaganda nito, bro. Ah, nako, merong ayan, no. Tapos may mga wow, guys. Oh, commemorative 10 piso. Hindi ko inaasahan to. Napakagaganda. Maganda mga commemorative na to. May 1 piso pa. ASEAN. 1 piso. Commemorative coins. Guys, biglang nakompleto yung commemorative 1 piso ko. At 1 piso na napakaganda na kondisyon. Uncirculated 19. 89, no? Guys, so, uncirculated condition. Romel, no? Ayan, mayroong 50 centimos. Wow. So, ano natin to. I-co-content natin to para makikita nyo, no? So, Romel, maraming salamat ulit, ha. At, ayan mo. Darating yung time na tapag medyo maluwag-luwag na ang sitwasyon. Diba, yung plano natin dati na pupuntaan ka namin dyan. Hindi nga natuloy, no? Dahil nagkaroon ng lockdown. Ayan, at pag lumuwag-luwag ulit, no, papasya lang ka namin yan, siyempre. At, sino? Si Romel, ito, kay Romel na tayo. Yung, yun yung gawin sa kanya? Gaganda, mga commemorative nandito. Mga commemorative coins. Tapos, ito yung isang balot na nakabukod. Tignan natin. Yun. Nice. Ito yung mga nakikita ko lang sa panaginip ko, eh. Yung mga maliliit na pera na to ngayon, no? Meron na. Ang ganda na ito, oh. Nice, nice. Melchor Aquino. Yun. 25 centimos. Oh, kaganda. Kaganda, oh. Sa luma nito, kanya pa kaganda, oh.
Ganda. Tapos meron pang ito, maganda to eh, no? Yung 1964. Tapos ito yung dekada ng kulturang Pilipino, guys. Alam nyo, guys, itong dekada ng kulturang Pilipino na to, merong rare type. Ito yung mat na tinatawag, no? Merong mat ito, mukhang ito, maganda ng condition ito, unsecolated. So Romel, maganda na ito. Maraming salamat ulit sa iyo. Ang mga sa ngayon ay lang ang aking sasabi. Thank you very much. At ito, meron naman tayong maiko-content at maisi-share natin yung mga halaga nito. Yan. Thank you very much. Hindi pa ba si Romel? Nawala na yata. Actually, wala rito yung kapatid natin din na isa eh. Si diyan kaya si Ledgar Abubakar. Ledgar Abubakar. Ano magkasunod diyan, guys? Ito yung kay Ledgar Abubakar naman. Hindi ko pa i-unbox kasi wala pa siya diyan. Nagpadala rin siya ng mga coins. Bigay lang din po ito. Galing pa ho ito ng Cotabato. Galing Cotabato, Mindanao 'yan, 'di ba? Ito, hindi ko pa binubuksan kasi gusto ko kung nandyan siya, ibubuksan na rin natin para makita niya. May hard to find daw dito eh, sabi niya. So, ayan. Ang dami nitong coins na naman nadagdag sa atin. Brother Ramel Castillo, thank you very much talaga ha. At makakabawi din tayo. At hindi ko na lang sasabihin, no? Siyempre, kung ano man. Yung ayan, dito lang daw siya. Yung ganito mo, Romel, no? Yung mat, yung dekada ng kulturang Pilipino. Naitanong ko na doon. Actually, member natin yun siya eh. Ano ko na lang doon sa GC, no? At kung ano yung maging presyo mo doon, sabihin mo na lang sa kanya, no? Para yung direktang pag-uusap nyo. Bahala na kayo doon, siyempre. At kung ano man naman pagkasunduan nyo, di soft drinks lang sa akin, pwede na. sinabihan ko na siya na meron kang ino-offer, na meron kang hard to find na ganito, dekada ng kulturang Pilipino. Sabi niya, titignan ko, kasi nung time na inalo ko yun sa kanya, si brother, nandito ba? Rodolfo Samonte. Yung time kasi na yun, bumili siya ng mga coins. Halagang 35,000, pagkarami-rami. Sabi niya, titignan daw niya kung mayroon pa siyang budget. Sabi ko, magtira ka naman para mabili mo yung dekada ng kultura ng Pilipino na rare type. Sa member din natin yun. Sabi ko, sige, titignan. E mukhang busy pa siya sa ngayon. Di pa... Sinabi ko na yung price mo. Kasi sabi ko, mahal yun. Mahal yung dekada ng kulturang Pilipino na rare type na yun. Yan. Kanina ba ako natapos? Ito. Kay Marie Expectacion. Good PM din, ano? Kaya pakicheck po yung BSP 10 piso 2010 sa page kung pareho dahil. Okay, check po natin yung... Ha? Yung... Mukhang sakit kayo sa lupan. Hindi pa? Ayun lang, ano? Di natin. Nakalimutan na naman. I-charge. Marami akong 2017 at 2006 to 2009. And... Siyempre, member eh. Oh, lagyan mo na ng jacket. Aldrin De La Rosa, magandang gabi din. Rene Magada, magandang gabi. Bossing, magandang gabi din. Aldrin De La Rosa, sir, meron ako na 2016. Error, 1 piso coin na sa baba niya may metal. Sumobra ang baba. Parang nakita ko na yan eh. O kapareho lang din. Kasi meron ganyan, yung may sumobrang metal dito sa baba. Ano, parang nag-double chin siya. Maganda yun. Okay yun. Although common na error naman,
Pero kung maganda yung kondisyon ng barya, kung mga uncirculated pa, yun ang magdadala ron. Yung kondisyon niya. Arok, nag-work po ba siya sa bangko? Hindi ko lang sure. Hindi ko pa nakakausap sa mga personal na bagay si Romel Castillo kahit na dalawang beses na siya nagpadala ng mga barya sa atin eh. Kasi hindi pa nga kami nagkikita ng personal. Messenger lang kami. Ayan, yan si Baro Romel, no. Sabi niya andiyan lang siya nanonood. Sabi ni Kuya Polinaro, "Sir, sobrang ganda niyan." Yes, gaganda nito. Kahit yung una niyang pinakin sa atin na ako, lahat magaganda. Ito mga commemoratives. No, guys. Kung pag-uusapan yung presyo, may presyo lahat po 'yan. Siyempre, may value lahat 'yan eh. No? May value po 'yan lahat. Kaya overwhelming po yung ano natin, pasasalamat kay Romel Castillo. Tinuturing na natin ano yan, tunay na kaibigan natin. Ito mo, hindi pa kami nagkita, hindi pa kami nagkakilala na personal, chat-chat lang. Tingnan mo naman guys, yung pagtitiwala na binigay niya, buong-buo. Kaya maraming salamat. God bless Romel, no? Thank you very much. At makakabawi din tayo dyan, syempre. Hindi lang muna natin anuhin yan. May time tayo dyan. Yan, sir, ang ganda niyan, collection mo. Nelson Alquino. Collection na natin ngayon kasi nasa atin eh, no? Binigay. Binigay po ni Romel, andyan siya, si Romel Castillo. Member natin. Siya po ang nagpadala niyan dito. Nasa, ano siya? Mandaluyong, no? Ito, may bumati. Sir, good evening din. Ayan, Mayet Plata. Ayan. Romel, kasi shoutout sa'yo. Arok al clip, no? Hindi ako sa bangko, collector lang ng coins. Hindi siya sa bangko. Ayan. Tinanong kasi ni Arok, no? Hindi siya bangko. Ayan, nasagot niya na yung tanong. Hindi siya sa bangko at nagko-collect-collect din siya. Pero, tingnan niyo yung mga koleksyon niya, guys. Ang gaganda. Yung mga sentimo. No? Halos hindi pa umikot eh. Uncirculated, di ba? Halos hindi umikot. AU, ganun. AU or mga BU na to eh. Makikita mo guys yung natural na kintab ng barya pag hindi pa nag-ikot. Kahit hindi sobrang kintab, yung sharpness ng mga coin nandyan. Ganun po yun. Pagkikilatis ng barya. Tulad niya, no? Commemorative. 1 piso, di ba? Pagkakaganda nito. Yan, pag-iingatan natin 'tong mga pamana ni brother. Thank you talaga. Makakaingit ka naman sir sa dami ng binigay sa iyo. Okay lang 'yan. So pag ganyan, siyempre wala tayong magawa kundi magpasalamat at siyempre pag may time, magbabalik tayo ng ano, kabutihan siyempre. Sir, air po ba yung 10 piso BSP? Ano yung 1993 ay nasa harap. Ask ko lang po kasi meron po ako ngayon. Hindi ko lang po alam paano mag-send ng picture sa inyo po. Pakisend sa Kalimay Online Facebook page. At titignan ko na lang bukas. Pasensya na, bukas ko na lang po re-reviewin. Guys, kasi yung cellphone hindi ko magamit ngayon at pakalimutan na naman i-charge. Mabilis na kasi malubat yung lumang ano kasi yun eh. At hindi na i-charge kanina, maraming ginawa. At nung nag-live na ako ngayon, ayan, hindi ko natuloy na ano. Bali, i-post nyo lang po doon yung mga post nyo at bukas ng umaga, bago kami umalis, titingnan ko po yung mga coins nyo doon, mga tinatanong nyo at magko-comment na lang po ako doon. Abangan nyo na lang po. Ayun po, no? Ayan. Romel Castillo, shoutout din sa iyo, sir. Buti ka pa, complete na yata collection mo. Ayan, no? Sabi ni Arok. Ayan, nandito si Commander. Nag-comment din si Commander. Miss Lorimay 26. Si Commander yan, guys, ha? Para mapamilyar kayo. Ayan. Mayet Plata, sabi niya. Kalimay online, FB page po namin doon po. I-post para makita. Ayan. Post mo lang po
Doon po sa mga magtatanong, no, sakali may online Facebook page, pakipost na lang doon. Yung mga coins nyo, malinaw ang picture. Guys, at kung mga error yan, sabihin nyo doon. Tapos, i-edit nyo kung ano yung error noon. Ilagay nyo ng arrow o explain nyo ng mabuti. Para makita natin, para masagot ko ng tama. Sige po, sir. Salamat. Ayan, sumagot na siya. Rene Maganda. Rene Magada. Sana all, sabi niya. No? Sana all talaga. Dito si Romel. Araw alip, hindi pa rin. Kompleto yung coins ko. Nagbigay lang ako ng spare ko. Ayan, nagbigay lang siya ng spare ni brother sa atin. Binigyan niya tayo. Good evening, sir. Nakita mo yung pinadala ko yung malaking coins. Kung may value, 2-3 days ko na po na ipadala sakali may online. Ayan. Nakita ko na yun. Yung malaking pera na yun. Hindi ko pa nagawa ng research kung ano yun. Pero nakita ko na yun. Persisyon. Re-reviewin ko na lang ulit bukas. Iisahin ko na lang. At ilalagay ko na rin kung mayroong value yun. Ilalagay ko na lang doon sa content, ay sa comment, no? Pagpasensya nyo na kasi hindi ko lahat magagawa lahat ng mga nagtatanong doon kasi pinagdadaanan po kami problema eh. Kung yung mga nakakaalam na dyan, yung mga laging nag, mga members natin, yung mga laging nag-viewers dyan, alam nila yung pinagdaanan namin itong mga nakaraang at medyo ngayon pa lang nagbabawi-bawi. Kaya hindi pa nga po consistent yung pagko-content. Minsan, mabilisan lang, tapos yung live, di ba? At sa susunod na mga live natin, ayusin na po natin yan. Kailangan kompleto para pag nagtanong kayo ng live, makikita natin doon sa page. No? Pwede naman na magtanong kayo dyan, sagutin ko na lang dito. Ibe-verbal ko na lang yung pagsagot. Kasi tulad ko, nangangapa pa dahil kulang pa knowledge sa collection ng coins. At Romel Castillo, lalo na ang hirap maghanap dito sa Manila. Unless siguro bibilhin mo para makahunt ka. Sabi ni Arok Alip. Sa style dyan, Arok Alip, ano? Kung talagang, kung may pondo ka naman, try mo na rin magbili-bili. Try mo bumili. Para, kasi kuhan mo na rin, para investment mo na yun sa sarili mo. Pero andyan pa rin yung pag-discarte mo. Kung paano ka makakadali ng mga rare, lalo na dito sa piso natin, mga variation, sa piso pa lang, ang dami, BSP, maraming variation yan. Meron na tayo yung mga hawak, kay Kuya Serapin. Kung gusto mong makakuha ng mga uncirculated na variation, at andyan din si Romel, kung baka may gusto kang bilhin sa kanya. Diba, well, may mga binibenta ka rin dyan. Try nyo rin bumili. Kasi pag bumili kayo, eh, ma-appreciate ninyo yung bibilihin ninyo. Lalo't halos hindi nyo na makita, no? Ang mangyayari niyan, pag halos hindi na kayo makakita ng gusto nyong makuha, andyan na yan, darating yung point na talagang bibili na kayo. Sir, pakitanong kay Sir Romel Castillo kung lipa Batangas siya. Mababasa naman ni Romel yan eh. Pakisagot na lang Romel yung tanong ni Kuya Apolinario. Member po yan, Kuya Apolinario. Nasa GC yan siya. At pwede mo yan siyang i-ano doon. Pero mas dito sa live tayo ngayon, pwede na rin sagutin yan. Sa Rebo Banda sa Pinas, sir, maitanong ko lang, ayan. Nakausap si Romel ng ating mga kaibigan. Ganda, no? Ito, lalo na yung mga nandito, magaganda yan. Mga old coins. Dekada ng kulturang Pilipino. Yung mga coin na binigay sa akin ni Romel, eh. Kung mag-aabang-abang lang ako, mukhang hindi ko na yan makukuha. Diba? So, pag mayroon tayong ano, basta. Ayan. Shoutout po, Sir Apolinario, taga Tanawan City.
Tanawan, Batangas yun, di ba? Yes bro, meron ako binibenta. Ayan, may mga binibenta dyan si Ramel Castillo. Ayan. Wala kasi dito si Rodolfo eh. Diyan ka ba Rodolfo sa Monte? Andito yung mga source natin. Kung may gusto kong hanapin, andyan sa kanila. Kausapin mo na lang sila. No. At dumirekta ka, no? At para yung presyo, makakuha mo ng maayos. Yes bro, meron ako binibenta. Ayan, may binibenta siyan. Pisan, one time mag-video call tayo sa Kalimay Online group. Grabe, ang gaganda talaga niyan. Yes, pagkagaganda talaga, kuya. Lalo ito, yung dekada ng kulturang Pilipino na yan. Merong rare type niyan, yung matte. Naka-blister pack pa, binibenta ni Romel. Baka gusto niya, sino diyan gustong bumili? Wala, idalo ko na yung kay Rodolfo sa Monte. Wala siya rito eh. Busy-busy yun sa mga coins niya na binili. Halagang 35,000 eh. O nga sir, kaya lang sa hirap ng buhay, di pwedeng gastusin pera. Para lang sa hobby, siyempre unahin muna pag ano naman. Yung mga pagkukulit, iba-iba kasi yan. Sa tulad natin mga hirap tayo sa buhay, di ba? Tapos may libangan tayong ganito. So abang-abang lang. Di ba? Hindi kagaya ng mga talaga meron na sa buhay. Yan. Katulad nga yung sinabi ko, si brother, wala kasi dito eh. Sabi ko sa iyo, 35K yung pinakawalan niya eh. Bago niya binili, nag-chat siya sa akin eh. Naghingi siya ng advice. Diba? Sabi ko, kung meron ka namang, kunin mo na, pakyawin mo na kasi mas makakamura ka. Kung kakaririn mo yung pag-coin kulito, pagpa-pira-piraso kasi ang pagbibili, lalo't rare ang bibilihin mo, sabi ko sa kanya, mataas yan. Pero kung dadamihan mo na, may mga kukuha ka pa dyan mga bonus. May mga dagdag yan. Lalo't sa ganong halaga, di ba? Ganon lang naman yan eh. Dito kay... Okay sir, salamat. Kahit may pinagdadaanan kayo, nabibigyan mo pa kami ng panahon para sa tulad naming mga bago. Makakaraos din po tayo lahat. God bless po sa inyong mag-asawa. Ayan. Sabi ni Per Siso, maraming salamat. At makakaraos naman din kahit papano. Sa ngayon, medyo nakakabangon-bangon na. Nakakaraos na roon sa... Importante doon yung makabangon doon sa katawan, no? Kailangan makarecover yung katawan. Hindi naiisipin kung ano yung mga gastos. Talagang ganun eh. Sir Boss. Sir Boss ko si Ray Castillo ng Custom. Ah, yung boss ni Kuya Polinario Castillo pala ng Custom. Blessing yan. Yes, Kuya Serapin. Ayan. Kahit ito si Kuya Serapin, guys, para sa inyo din kaalaman, ano? Siyempre, dito si Kuya Serapin, member natin, pioneer member natin yan. Ayan. Nung napunta kami doon, namit ko na yan si Kuya Serapin ng mga ilang beses, guys. Papaalam po na rin sa inyo. Marami na rin pong binigay yan. Marami na rin pong ibinahagi na coins yan dito sa atin, si Kuya Serapin. Pagkadami-dami po. Tapos yung huling-huli niyang ibinahagi sa atin, yung 20 pesos na mga uncirculated na 20 peso coin, 5 piraso yun, yung huling-huli niya, pinaano niya pa po yun, pina-ship sa rider, no? From Taytay hanggang dito. Ayan, so nadagdagan. Dati wala nga akong 20 peso coin eh. Yung unang-una kong content nun, hiniram ko pa. Hiniram ko pa yung coins na yun. Tapos ngayon, biglaan dyan, ang dami-dami na. Ang unang nagbigay sa akin noon ng coins, si Kuya Jose Bacani.
Yan, wala lang si Kuya Jose Bacani dito. Pinadala lang din ni Kuya Jose Bacani yun. Apat na pirasong 20 piso coin. Hindi ko pa rin namit yun si Kuya Jose Bacani. Hiningi niya lang yung address ko. Sabi niya, bro Chris, ano ang address mo? Padalhan kita ng coins na 20 peso. Meron daw siya. Ayun, pinadala niya. Tapos sumunod na nagbigay noon, 20 peso, si Rene. Pumunta rito si Rene mismo, nagbisikleta lang. Para lang mami tayo. Tapos nagbigay din siya ng 20 peso coin. Tapos ayan, nagdagdagan pa. Meron na pang binigay din dito si Romel, nandito. 20 peso coin. So dumami bigla yung mga coins ko. Hindi ko binili po, no? Ayan yung blessing ng ating mga kaibigan po. Maraming salamat po at titiyakin ko sa inyo yung blessing na nilalagay nyo dito sa channel natin. Hindi ko man kayo mapagpala, sigurado po pagpapalain po kayo ng Diyos. Kasi alam po ng Diyos yung nasa loob ko. Sigurado po yan guys, may blessing din po kayo. Tandaan nyo po yung sinabi ko, no? Yan. Nakita mo na ba yung nakapost na 80k, di ba? Kamukha nung sa akin. Ito sabi ni Milalim, isa rin sa member natin na pioneer. Oh. Hindi pa po eh. Hindi ko pa po nakita yung 80k na kay Ma'am Mila, no? Saan po ba yun? Sa eBay? Hindi pa kasi ako masyado nagpunta sa eBay eh. Ray Castillo ng Lipa, Batangas, Sir Romel. Oo, ayan. Eh sir, abang-abang lang talaga. Okay lang mag-abang-abang. At minsan nga eh, kahit sa pag-abang-abang, nakakadali pa eh. Ayun nga eh, nakakuha nga ako ng 2008 na dietary. Nakadalawa ako nun. Sa sukli ko lang nakuha yun. Nakatabi na siya dyan. Tanawan City, Batangas po ako, Sir Apolinario. Yan, taga-Tanawan pala, Batanggenyo. Yan. Bernardo Boss, may mga small type po akong 1 piso coin 1991 at may error coin po akong 1 piso coin 1991. Okay yan, no? Ang value niya, small type 1 piso. Itong nandito sa atin, yung ganito, 50 pesos ang value niyan. 50 pesos ang palitan yan. 1 piso small type. Sa uncirculated yan. Itong hawak natin, hindi na ito uncirculated eh. Ano na lang ito eh. Very fine condition eh. Siguro nasa 30. Ganyan, ang value niyan. Yung error coin mo na 1 piso, 99. Anong error nun? Burn, angob. Sabi ni Arok, blessing po kasi mabait kayong mag-asawa, no? Ayan, blessing daw. Naubos si Commander nung sinabi mong mabait. Ayun, sisipain na nga daw. Salamat, Arok, no? Hindi naman tayo sobrang bait. At hindi din naman perfecto. Wala naman talagang taong sobrang bait. Tanawan, malapit sa Malbar. Tanawan, malapit sa Malbar. Ah, nakapunta ka na ba ron? Sa Tanawan. Lutasur, Malbar. Lutasur, Malbal. Madalas kami din. Kailan kita daan? Ah. So, yun. Hindi naman tayo sobrang bait, Arok Alip, no? Ayoko maging mabait kasi sabi daw nila, yung sobrang bait, ang kasabihan na huwag ka sobrang bait dahil baka kunin ka daw agad. Yung mga kasabihan lang yan, ano? Pinipilit maging matino. Dati, syempre, marami rin tayong mga pinagdaanan na. At habang umiidad tayo, doon na itatama natin yung mga mali-mali. Diba? Ayan. Andito na rin si May, yung member natin. Sabi niya, hello. Ayan, magandang gabi. May, isa rin sa member natin. Ayan. Dito yung mga buds guys, no? Kaya kung ako sa inyo guys, join na rin kayo sa membership natin para lahat tayo member na rito. At kapag biglang dumami yan, kasi nga, aplano ko dito, kaya ako nag... yung membership na ito kasi no, kasi pag maraming member yan, maganda magparapol eh. No, magpaparapol tayo niyan. Puro member lang ang qualified doon. Hindi nga lang natuloy kasi nga doon nasa problema na udlot. Na udlot. Pasensya niyo na sa mga members natin. Sa
Sana maintindihan po ninyo. Cesar Quizon Jr. Good PM po sir. God bless us all. Good PM din Cesar Quizon. Magandang gabi. Ayan. Parang yan ko lang nakakita yung pangalan ni Cesar. No? So at least magko-comment. Doon sa mga hindi pa nagko-comment dyan, mag-comment din kayo dyan. Habang nagla-live tayo, magtanong po kayo. At mayroon din mga sasagot dyan. Kung may yung mga gustong bumili. Totoo guys, kasi may nagtatanong, meron ba talaga bumibilang? Kasi meron. Kaya lang ang nangyayari nga kasi, mas marami na yung nagbebenta kaysa yung bumibili. Diba may na-encounter na po tayo niya, na subscriber natin, si Aldwin. Kaya lang di na rin dumadalo si Aldwin ngayon. Hindi ko alam, baka busy na yun. Nasa Japan yun eh. Bumibili yun. Nagkukulit po siya ng coins. At nagpahanap na siya sa atin. Tapos yung nakaraan, si Rodolfo, bumibili rin yun. Nangyari lang, pauna-unahan lang yan. Halimbawa, may hinahanap sila at may nabili na at inalok nyo. Hindi na po yan agad sila bibili kung meron na, di ba? So, tiempo-tiempo lang po yan guys eh. Kung gusto nyo mag-focus sa pagbebenta. Bro, nakita mo ba dyan yung 1 peso small type? 1 peso small type. Nakita ko kanina eh. Hindi ko lang maalala kung saan dito, kung saan ko naiha. Saan ba nakita yung 1 peso small type na yun? Andito yata. Andito yata, Ramel. Hindi ko pa kasi siya binulat-lat eh. Ay, hindi. Mga 1 peso ito na BSP. Ang gaganda na ito. Che-check natin yan. Saan ba nakita yun? Small type 1 peso. Yun nandito yung 2 peso eh. Ito ba yun, Romel? Yung small type na 2 peso. Yung 1 peso, hindi ko pa nakita. Hindi ko pa siya hinalughog eh. Mga nandito, mga 2 peso to eh. Ay, ito. Ito. Nandito siya, Romel, yung 1 peso na... Ayan, no? 1993. Diba? Tapos ito, ganda guys, oh. Uncirculated na kalabaw. 1989. Ganda bali niyan, guys, pag ganyan. Maganda siya. Yan. Pakilates muna ba yung Aero Coins ko 5 peso, sabi Dennis Castillo. Bali bukas ako mag-aano, Dennis, kasi yung ginagamit kong cellphone na isa ay lobat siya. Eh. Bukas ako magtitingin doon sa page. Doon na, nabanggit ko na rin kanina na no. Bukas ko na lang titignan yung mga picture doon. Mag-iiwan na lang ako ng comment doon. Tapos sa susunod na lang. Titignan natin yung mga tanong na sasagutin natin ang live no sa susunod. Opo ma'am, pagtapos ng tanawan, Malbar naman po. Ayun nga, pagtapos ng tanawan, Malbar. Kasunod. Madalas gamit yun. Madalas. Bumibili ng nata. Yo, madalas daw sila commander doon dati. Bumibili sila ng... Lockdown ka lang. Wala kita saan eh. Ah. Kamag-anak nga din kaming Castillo eh. Yan din sa Batangas. May kamag-anak din palang... Baka mag-anak mo to si Romel. May kamag-anak daw pala silang si commander na Castillo doon. Sa Malbar ba yun? Sa Malbar? Hindi. Hindi ko alam kung saan. Doon. Kamag-anak daw silang Castillo. So, hindi natin masabi. Baka ano. Peña Flor yung nandoon. Sa Peña Flor? Peña Flor. Ah, Peña Flor. Malbar, no? Tanawan, Batangas. Maraming nata dyan, eh, no? Nata de Cocoa. Alvin, nandito na rin. Yat ko. Tama ka dyan. Oo nga pala, no? Diba? Baka kilala mo yun. Baka kilala mo yun, Romel. Si Tess Castillo. Nandun sa Batangas, diba? Sa abroad. Joel Castillo. Baka may kilala kang ganun. Ayan. Tama ka dyan, Lodi. Alvin, Paranaque po. Ayan si Alvin sa Paranaque naman.
Ayan. Okay lang po, sir. Medyo-medyo lang ang kabaitan, lalo ngayon na napakagulo na ng mundo natin. Oo nga eh. Medyo-medyo lang ang ating kabaitan. Basta huwag lang tayong agrabyado ng kapwa natin. Yan ang importante dyan. Parehas lang. Balanse lang, no? Kailangan balanse. Huwag sobrang bait. Balanse lang. Medyo... Huwag naman sinasabing maging masama tayo. May mga bagay lang. Depende lang yan sa pagkakataon. Depende sa panahon. Importante, wala tayong inaagrabyado. May nakuha po akong 1 piso na may extra metal sa may batok ni Jose Rizal. Pwede po kaya i-post na yun sa Lazada. Oh, pwede na yun i-post. Arok Alip. Lazada. Pwede. eBay, ayaw nyo ba? Sabagay kung saan kayo mas komportable, kung mas madali ba mag-listing sa eBay. Marami rin dyan eh. Kaya lang Lazada, local lang yan. Ano? Kasi sa eBay kasi international eh. Maaaring magustuhan ng mga numismatic sa ibang bansa, yung mga coins. Yan. I-post ko po sa FB page nyo. Okay, at bukas na lang. No? So, tulad nga ng sabi ko kanina. Okay, idol, salamat to. May Dennis Castillo rito. Baka magkamag-anak kayo ni Romel Castillo. Dennis Castillo. Maraming Castillo eh, no? Sure yung ginawa ko sa'yo, bigger to small yun. Hindi mo ba napuna? Yun. Nakita ko na po, Kuya Apolinario. Ayun nga, na-content ko na nga po yun eh. Kasi natanggal siya eh. Tanggal siya dun sa may yung ginawa mo, Kuya eh. Para siguro na ibaksak sa pagpapakit. Siya nagkatanggal-tanggalan yung mga barya. Tapos ginawa ko na lang po ng vlog para ma-update sa value ng ating mga viewers. Boss, meron po ako. Small type na 1 piso Tamaraw 1991. Double die error yan. Double die error, patingin ako niyan. Kasi pag mga double die error, maganda po yan. Error na yan. Tapos, old coins na siya, no? Lalo't maganda pa condition yan. Yan, maganda yan. May value yan. Kung yung common nga, may value na. Yan pa kayang error na, no? Pakipost mo doon, Ernest Garcia, sa page natin. Titingnan ko lang naman. Para makapag-comment. Reynaldo Caruana, sir, good evening po. Ang ganda coin mo sa Cebu City, yung nagbigay coins. Ano daw? Ganda ng coin mo sa Cebu City. Yung nagbigay coins mo yan, mabuti tao. Oo. Si brother nga Romel yan eh. Tawag ko nga sa kanya brother na eh. Si Romel Castillo. Member po namin yan, kali may online Facebook page. Kaya kung ako po sa inyo, hindi pa nagpapamember dyan guys. I-encourage ko po kayo na mag-join po kayo sa membership natin para makapasok po kayo sa group chat. Meron po tayong group chat. Lahat po yan sila nagko-collectors. Nagko-collection ng mga barya, guys. At pag nakapasok kayo doon, kung gusto nyo makahanap agad ng mga coin na hinahanap nyo, i-chat nyo lang doon. Baka meron sila. So, kayo na lang mag-usap doon. Ano? Members, mag-join po kayo sa membership para makapasok po kayo sa GC. Kanina may nagpa-member. Tinatanong niya. Kaya lang di pa siya nakakapasok sa GC. Nagkalat ang Castillo sa Batangas, ma'am. O yun, nagkalat daw mga Castillo roon. Marami palang Castillo doon. Ayan. Sir, si Alvin, saan sa Paranaque? Paranaque din na ako. Tambo. Ayan, o. Oh. Nandiyan pa ba si Dennis? Sa Paranaque.cq po yung Apolinario, eh. Paranaque. Ayan. Ang layo din yan, ano? Naban po kasi ako sa eBay. Parang pinag-initan yata ako kasi dami kong pinos. Ayun lang. Alam ko parang may limit yan. Ano eh, arok eh, no? Parang hindi yata po pwede yung sunod-sunod na maglilisting ka dyan eh. Yan yung aking pagkakaalam dyan. Halimbawa, naglisting ka. Isa ngayon. Then, next week or 2 weeks bago ka ulit maglisting. Pakiramdaman mo muna yung una mong listing. Diba? Tapos pag natapos na yung paglisting mo doon,
na-expire na, pwede mo i-release yun, relisting ka. Ganun eh. Meron akong dalawang, ang isa kong nilisting doon, ano na, na-expire na, hindi ko pa nire-renew. Kasi ginawa ko lang naman talaga yun para meron kayong guide. Ginawa ko tutorial kasi marami nagtatanong paano mag-listing doon. Ginawa ko talaga yun para gawin ninyong guide. Kasi nga, wala nga tayong planong magbenta na magbenta. Kasi kukunti pa lang naman to eh. Mga bariya ko, dumami lang naman to dahil binigyan ako ng mga ni Kuya Serapin, yan, ni Romel. Binigyan tayo, yung iba pa. Kaya dumami tuloy ito. Sir, paano magbayad sa membership? At least dito, may live chat at nakakita man lang ako ng coin buyer kahit papaano. Cesar. Yes. Sabi ni Cesar. Diba, pag nagsusubscribe kayo sa mga YouTube channel, kiniklik nyo yung subscribe button, no? Balikan mo yung channel ko. Tapos pag nakita mo ngayon, meron doon, join. Merong join button doon. Makikita mo join button. I-click mo lang yung join button. Tapos lahat ng instruction, sundan mo lang. Kumpletuhin mo lang yung mga hihingiin na requirements. At dapat may GCash ka po. Doon i-debit yung payment sa GCash. Dali lang po yun. Kung may laman yung GCash mo ngayon, pwede mo po yan magawa ng live. Makakapagpamember ka ng live. At nalabas yan dito sa live chat natin na ikaw ay wini-welcome as member. Kaya Cesar, yan, Kison Jr. Try mo po kung meron kang GCash dyan. Meron ako nakapasok na. Balasubas, bossing. Ayan, meron nakapasok na balasubas. Meron ba? Sabi ni Rene Magada, no? Ito, Ed Malio, gandang gabi sir. Bago lang nagkahabi sa coin. May mga error coin din ako. Kaso, hindi ako sigurado. Pakita mo sa akin. Bigyan kita, titingnan ko. I-publish mo sakali may online Facebook page, Ed Malio. Kali may online page, search mo. Tapos, i-publish mo doon. Picturean mo yung malinaw. Titingnan ko. Ayan. Robert Galang, good PM. Anong kulay ba ang common coin ng commemorative kulturang? Ha? Baka yung dati. Ayan, good PM. Anong kulay ba ang commemorative coin ng commemorative kulturang Pilipino? Nasabi mo kasi na rare ang matte color. Thanks. Yung ito yun, yung binanggit ko kanina. Kunin ko nga. Dekada ng kulturang Pilipino, no? Merong isang rare type nito. Matte. Yung kulay nun, ano? Bali, para siyang ano, para siyang dark gray. Ito shiny ito eh. Yung mga matte na yan, hindi shiny yan eh. Wala kasi akong picture dito nung... Pero pag sinerch nyo guys, try nyo i-search sa Numista. Ito, dekada ng kulturang Pilipino, lalabas doon, makikita ninyo. Basta ang palatandaan, dark gray siya. Hindi ganito. Ito yung ko, ano eh, isang type eh. Tama ba, Romel? Di ba? Ito, pero magandang kondisyon na ito. Yung mat, kaya lang kasi meron akong sample dito ng mat na 5 piso, kaya lang naitabi ko. So matatagalan kung hahanapin ko pa yun. Wala rito. Andito na siya? Matatapos na eh. So, susunod ka na lang i-unbox yun sa kanya, no? Pag sunod na live. Parang dark gray ang matte. Robert Galang, no? Dark gray ang kulay nun. Hindi ganito. Hindi ganito ang kinanga nun. Mapapansin mo naman agad. Coco Pardo, good eve mga hunters. May upload ako, idol. Okay, Coco Pardo, no? Kailang hindi natin tayo makakapag... Hindi natin mapapakita yung cellphone kasi nandun. Lobat na naman. Madali na kasing malobat. Bukas na lang. Kukomment na lang ako dun. Cebu City po pala ako. Taga Cebu, si Cesar Kison Jr. Yan. Join ako sa membership, guys.
Ito, Alexander Cruz. Hello, Kabarya. Magandang gabi. No? Alexander Cruz. Yan. Hi, amazing evening po sa lahat. Bati ni I am happy. Yan. Dapat very happy. No, always happy lang. Ilang ano na rin, ano? Kumusta, no? I am happy. Buti nakadalo ka ulit. Magnetic yan po. Alin yung tinatanong mo? Ito. Try natin. Ah, hindi siya magnetic. Non-magnetic itong dekada ng kulturang Pilipino. Ayan. Malaki, no? May kalaki yan. Parang 5 piso. Eh. Ganda ng barya na ito. Grabe. Romel, red, bro, red brownies ang kulay ng mat na dekada. Ah, red brownies. Iyo pala, ayan. At least nasagot, no? Red brownies. Maganda ang kulay nun. So talagang kakaiba. Na dekada ng kulturang Pilipino. Sa tingin ko, presyuhan yan siguro, Romel, 5,000, ano? Para alam din nila, may idea sila. Yung presyo nun na mat na yun. Nasa 5K siguro yan. Sige siya, salamat. Ayan, sabi ni Edmal, welcome, no, Ed. Ernest Garcia, nasend ko na po yung picture ng 1 piso, Tamaro, small types, 1991, double die error. Sige, Ernest, at bukas ko na lang titignan, ano, pasensya na, at hindi ko mapakita ng live yung mga picture nyo. Ayan. Cesar Quizon Jr., copy, sir. So, ayan. Wala na ba tayong... Tanong pa kayo dyan, guys, at magwa 1 hour na tayo. Kasi 1 hour. After 1 hour, maya-maya mag tayo po ay mag-out na. Ayan. Yung isa nating ito, i-unbox ko pa sana. Galing pa ng Cotabato ito, kaya lang... Busy si kapatid na Abubakar eh. Mayroong hard to find daw dito eh. Tingnan natin. Baka bukas na lang natin i-unbox to. Pakita ko sa inyo. Boss Idol, good evening. Pa-shout out sa next video. Ayan. Dito na lang. Kasi ang shout out natin Rene. Yes man, sa live na ako nagsa-shoutout eh. Kasi sa content, hindi na. Bali live na lang. Ito, shoutout kita ng live. Mas maganda, di ba? Shoutout rin eh, yes man. Saan ka ba? Pag nagpa-shoutout kayo, lagay mo yung inyong location para maganda yung shoutout natin. Di ba? Rene, yes man, shoutout sa'yo. Magandang gabi. 5K lang kasi, vintage ng dekada. Bro, o nga eh, no? Napakababa ng vintage nun. Napakababa na vintage to. Pwede mo na rin unbox siya. Nanonood siya? Pwede rin siya. Ah, okay. Okay, thank you. Sabi mo na. Unbox ko na lang. Okay, sabi mo na. Unbox ko na lang. Kasi 7:30 daw ang oras labas mo sa ano. Ah, okay. Mas pasalamatan na lang. Napakababa nga na vintage, Romel, no? 5K lang. Ilan lang makakahawak niyan. Hindi. Diba? Kundi 5K nakatao lang din. E paano kung doble-doble pa yung hawak ng iba, di ba? So mababa nga yan. Maganda ang presyo nun. Pa-shoutout idol sa asawa ko, Angelina Cayetano. Ayan, si Jesus Dizon. Shoutout Angelina Cayetano. Request ni Jesus Dizon. Asawa niya. Ayan, member din natin si Jesus. Nabuti nakahabol ka, Jesus Dizon. Napakaganda ng iyong pangalan. Member pala to. Lagyan mo na ng jacket si... Ayan. Jesus Dizon, lalagyan ka ng jacket ni Commander. Ibig sabihin nun, moderator ka na rin, ano? Kasi, ayan. Bok. Dito si Bok, no? Nung nakaraan, present din siya. Brad, baka meron ka kilala na interesado sa mga Euro coins with error from 1 to 5, 10, 20, 50 cents and 1 and 2 euros by metallic and Nordic gold. Ayan, kay Bok. Titingnan natin ano, at pag may live-live tayo, i-offer mo lang dito sa live natin at baka biglang mayroong magkagusto. At itatanong ko na lang din
doon sa may mga kakilala ko na talagang kinakarir ang pagbibili ng mga old coins. Tatanayin natin kung gusto nila. At i-post mo na lang din doon sa Kalimay Online Facebook page. Picturean mo na magaganda yan. Tapos sabihin mo lang doon na for sale ha. Ayan. Sa page natin, Kalimay Online Facebook page. Idol, nag-post po ako ng error coins for your review. If okay lang po. At pag may extra time po kayo, 1991 piso kalabaw at iba pa. Thank you po. Okay, Alvin. Bukas, re-reviewin ko yung mga nag-post doon sa page. Magko-comment na lang po ako doon. Antayin nyo na lang po yung notification. Bro, pakisabi mo kay Arok Alip, may binibenta din ako na banknote. Ayan, sige. May binibenta ka si Romel na banknote. Tatanungin ko na lang din doon. sa isa kong kakilala kung gusto niya ng mga banknote. Nakikita ko yung mga banknote mo, yung mga old paper bills mo. Bigyan mo nga ako ng picture nun, Romel. Yung mga paper bill. Yung mga old paper banknotes. Subukan kong i-alok kay Rodolfo. Baka may budget pa yun. Ayan. Sa messenger mo, i-ano. Kahit doon sa, ano, sa GC natin, baka mayroon tayong membro na magkagusto. Tayo-tayo lang naman doon, mga member lahat. I-post mo doon. Baka mayroong magkagusto ng mga pera mo dyan at mabili, no? Try-try lang natin kung saan available. Salamat, Lodi. Welcome, Alvin Yatko. Okay, Brad. Thank you. Someday, kita tayo pag hupo ng pandemic. God bless us all. Ayan. Gusto na rin makipagkita ni Bok. Welcome tayo dyan, Bok, no? At may mga naka-schedule na hindi nga pa natutuloy dahil nagkaroon tayo ng pandemic, eh. Ayan. Ang lumuwag-lumuwag, si Rene Gersalia nakarating dito. Kabike lang siya. At problema dyan. Basta, ano lang, no? Keep in touch. Comment-comment sa mga content. At sa mga live. Ayan. Nag-send na ako sa iyo, bro. Ayan, nag-send na siya. Sige, bro. Titignan ko na lang doon. At ipo-forward ko doon pag naka-online. Tatiming ako, palipasin ko muna ng ilang days kasi nung nakarang araw lang siya bumili ng pagkarami-rami. Mantakin nyo, 35,000 pesos. No? Sir, may 25 cent ako, 1996. Makinang siya, parang rainbow ang kinang niya. Ah, parang nagre-rainbow, no? Sabi ni Nelson Alquino. Ano yun? Toned yun. Nelson Alquino, toned. Try mo siyang linisan. No? Try mo muna siyang linisan. Pag hindi nagbago, talagang toned yan. Kasi yung iba, pag nilinisan, nawawala eh. Bumabalik sa pagka-normal eh. Saan po ba area niyo, Idol? Dito kami sa Bulacan. Muson. Alvin. Ayan. Sa Makati, may mga kaibigan tayo dyan na gusto nga pumunta rito. Kaya lang, hindi pa sila matuloy. Dalawa yung subscriber natin na gusto pumunta rito eh. Si Rafael. Saka si Alan. Ayan. Kaya mukhang busy sila ngayon, no? Ang aking coin na 1 piso, kulturang Pilipino, light brown ang color. Halos kakulay ng ika-400 taon ng antipolo pero hindi makintab. Ito ba ang matte light brown? Thanks. Tanong ni Robert Galang. Ano nga ba yun? Reddish eh. May pagkapula daw yun ni Robert eh. Yung matte eh. Parang red. Parang red-brown ba yun? Tama ba? Sana ba yung comment ni Romel? Tabunan eh. Anong kulay ba yun, Romel? Yung kulay ng mat na dekada ng kulturang Pilipino. Para baka kasi hawak din, baka may hawak din si Robert Galang. Light brown yung kanya. Red brownies. Ah, red brownies. Robert Galang, red brownies daw ang kulay ng mat. Yan. Melvin,
Tsakalan. Dami talaga ako old coin, idol. Problema ko talaga kung paano ko maipakita sa'yo. Sa page, Melvin. Doon lang muna. Pakita mo doon sa page. Kaya lang, pag pinicturean mo yun, madami yan. Ano? Ano bang plano mo? Bibenta mo ba yan? Sa page, unti-unti, i-share mo doon sa page natin. Kali may unang Facebook page. At ako ako sa'yo, mag-join ka na sa membership natin para ma-share mo yung mga coin mo sa mga ka-hunters natin. Eh. Join ka. Membership. Hindi pa pa ako buying, sir. Ah, di pa siya buying. Small type pa lang po ako. Small timer pa lang daw si Arok Ali. Magsisimula pa lang yan eh. Parang dito lang na nakapanood sa atin at nainganyo mag-collect. Tama ba, Arok? Bok pa, bro. Gusto kasi bakasyon dyan sa atin sa Pinas. Dito ako nakabase sa Spain. Wow. Nasa si Bok, Pabro, nasa Spain pala siya. Sana nga, no? At pag nakapasyal ka ng Pilipinas, nakapakasyon ka, eh, sana madaanan mo man lang kami dito, no? Para marami yung kaibigan natin. Si Aldwin din, eh. Si Aldwin naman, nasa Japan. Sa Japan si Aldwin. Sabi niya, bro, pag nakauwi ako ng Pilipinas, papasyal lang kita. Sabi ko, sige. Sige lang. Basta keep in touch lang. Dito lang naman tayo. At open tayo dyan. Bok pa, bro, no? Anytime, basta nandito ka na sa Pilipinas, pwedeng pwede. Yan. Cesar Gison Jr. Say, wala akong GCash, magpa-load na lang muna sa Smart. Bukas na lang siguro po. Kumpare ko po si Coco Pardo. Ayan. Mukhang sinabihan ka ni Coco Pardo, no, Cesar, no? Nagko-collect ka na rin siguro. Salamat, ano? Kukumpare pala ni Kukumpare din. Magkukumpare na tayo nito. Sige, no? Pag may GCash ka na, Cesar, i-ano mo lang. Update mo lang ako. Madali lang naman. Paturo ko kay, ano? Ay, hindi pa pala member si. Hindi, madali lang naman magpa-member. Basta, yun nga, yung binigay kong instruction. Tanong mo na lang ulit sa comment section at i-guide kita. Yan. Okay po, sir. Alok, Arok Alip, sabi ni Romel. Message kita, sir, pag naluwas ako ng San Miguel, try ko makadaan to meet you. Taga Bulacan po kasi province ko. Ayun, taga Bulacan din pala to si Alvin. Eh. No? Ayan. Sige, Alvin. Pag ano, yung isa na pupunta rin dapat dito, yung na-hide ni Kuya Jose. Si Arnold, no? Si Arnold na-hide ni Kuya Jose. Eh. Siguro napindot niya lang na hindi sinasadya. Naka-schedule yung pumunta rito eh. Yan lang, hindi natuloy siya maka-attend dito. Hindi niya na makita yung channel natin kasi na-hide siya. Kasi moderator si Kuya Jose, member po yun eh. Na-hide niya. Sayang naman. Sana gumawa na lang ng paraan si Arnold na gawa siya ng isang content. Ay isang pang-comment sa YouTube ulit para mahanap niya tayo. Pwede niya, sana maisip niya. Sana ma-psycho niya, no? Sabihin nyo lang, no? Pag gusto nyo pong mamit tayo, dito lang naman tayo sa Bulacan. Boss, marami din akong double die error na BSP coins. 1 piso BSP, 10 piso, pati po NGC, meron din po. Ayan, mga error coin. Ano bang klaseng double die, no? Maganda yan, double die error, Ernest. Tabi nyo mo muna yan, ano? At talagang enjoy nyo muna. Enjoyin muna natin yung pagko-collect natin bago natin hanapan ng buyer. Kasi sa totoo lang po, guys, kasi maraming nasisiraan ng loob eh. Yung ibang mga collector, sabi nila parang nagsawa na sa mga coins, gusto na nilang i-dispatsa. Ang mangyayari niyan, hindi ganun kadali magbenta, no? Kusang dumarating na lang po yan eh. Katulad yung nakaraan, di ba, yung member natin na si Rodolfo, yung nabilhan niya, palagay ko, matagal niya nang hawak yung mga coin kasi pinakyaw niya na lahat ng koleksyon ng tao eh. Wala na siya ngayon, pero naging pera, di ba? Ganun yun eh. So, naging pera, no? Sa halagang 30 mil eh. Malaki-laking bagay na yung magagamit niya.
paggagamitan niyo ngayon lalo't pandemic, di ba? Kayo ba guys, meron kayong ganong koleksyon na magagandang sa tingin niyo valuable? Halos kalahati ng buhay ninyo eh pinaghirapan niyo, nag-effort kayo para makakulik, di ba? Bibenta niyo ba? Kayo pa rin magdi-decide niyan, di ba? Sa tamang halaga siyempre. Para maibenta ko sa iyo, idol. Ano? Para maibenta ko sa iyo, idol. Tagal ko ito tinatago na mga old coin. Ah, para maibenta, no? Ayan. Gustong benta ni Melvin. Pwede na lang kitang tulungan na maibenta yan. Hanapan natin yan. Kasi wala pa ho akong kakayanan bumili ng maraming coins. Sa totoo lamang po. Nanggaling po tayo sa pandemic, no? Nagkataon lang na yung mga content ko sa coins, eh pinapanood at ito hanggang ngayon pinaninindigan ko po at dumadami po yung mga coins ko na yan ng katulad niya, nadagdagan na naman, binigay lang po ito sa akin eh. Kaya ang ginagawa ko, kinocontent ko, nag-a-update na lang po ako sa mga value ay mga presyo binibigay ko. Kumbaga itong aking channel ay mas marami, asahan nyo dito guys, impormasyon, no, sana sa mga bago, hindi po ako bumibili ng mga pera, no? So pero pwede tayong makatulong diyan kung gusto nyo, lalo't yung mga kung meron kayo mga silver na yan, mahanapan natin yan eh kung gusto nyo. Kaya lang may mga meron akong mga napagtatanungan yan, lalo't yung mga silver na yan, medyo mababa ang offer nila eh pagdating sa silver eh. Kaya mahirap humanap ng buyer na talagang mabibili doon sa presyo na inyong gusto. Kaya kung siyempre ayaw nyo nang mababa, diyan lang muna yan. At mag-antay na lang ulit. Ganun lang naman po, di ba? Lalo yung mga baguhan sa pagkukulik. Lalo baguhan na adik sa pagkukulik ng bariyano. Tapos may pera. Ayan, talagang mag-i-effort yan sila na bumili. Ayun yung magandang matsyempohan. Yung may pera tapos gusto agad dumami yung koleksyon. Kahit common pa yan, basta maganda ang kondisyon, bibilihin nila yan. Ganun po yan eh. Kaya lang, ang nangyari ngayon, ang dami nyo na eh. Sobrang dami nyo na gusto na magbenta. Lalo't ngayon, pandemic. Lalo pa kayo nadagdagan yung mga gusto magbenta. Siyempre, gusto nyo na mag-dispat sa pandemic, kailangan ng pera. Eh, kukunti lang po yung buyer. Di ba? Kaya, mahirap po. Ayan po sa larangan ng coins ha. Mahirap po mag-dispat siya, mahirap magbenta. Yan po ba sa inyo, sir, yung nag-viral na Lugaw Queen? Not essential. Nakarating din yung balita kay Araw. Oo, lapit lang dito yan sa amin. Dito nga yun, yung Lugaw na yun. Nag-viral siya, di ba? Panood nyo yung video nun, ino? Hindi daw essential. Samantala, meron na siyang kodi ko, eh. Hindi niya pa na pambihira. Andiyan na yung kodi ko, hindi pa binasa. Hindi inintindi yan tuloy. Di ba? Kumbaga parang nag-exam ka eh, bumaksa ka pa. Meron ka nang kodi ko, baksa ka pa. Ayan. Bok, marami ako tiyuhin dyan sa Gumaok area. Gumaok area. Ah, sa Gumaok area, sabi ni Bok. Lapit lang dito yon, Bok Pabro. Sa bandang tungko, no? Isang rides lang. Wala pang 10 minutes, nandun na tayo. Nandun na kami pag pinupuntahan yung lugar na yun. So, pag nandito ka na sa Pilipinas, Bok, no? Spain ba yun? Tagalog lang, no? Hindi tayo marunong mag-Espanyol, eh. Bro, pakisend mo nga picture ng dekada ni Robert para makita natin. Andiyan pa ba si Robert? Kaya lang, hindi natin sure. Andiyan pa ba si Robert? Wala pa eh. No? Hindi ko lang sure. So, sabihan na lang natin, Robert, kung nandiyan ka, papakisend mo yung picture doon sa page para maisend natin kay Romel Castillo. Yan. Correct po, sir. Dito lang sa live ninyo ako natuto. Ayan. Salamat din at na-appreciate mo yan. Ano? Arok, alip. So, pag lumaki ka na rin, collector, no?
Ayos lang yan, tuloy-tuloy mo na lang yan. Sana kahit marami ka na maging koleksyon, no, manood ka pa din dito ha. 10 piso coins, marami din akong makikintab. Year 2005, 3 pieces. 2006, 8 pieces. 2011, 3 pieces. 2012, 1 piece. 2013, 3 pieces. 2015, ayan o. 2006, no? 2005. Ernest Garcia, no? Maganda Ernest kung makakuha ka na ng mga ara. Semi-hard to find, at least yung 2014 saka 2016. Sa 10 piso, dapat meron ka na nun. No? 2014 saka 2016, huntingin mo yan. Tapos year 2000, tapos 2007 and 2009, sa 10 piso. Philip, nakahabol. Oh. Good PM po. Nakahabol pa, bossing. Ask ko lang po kung hard to find po 2003 magnetic frost dye. Nakahan kasi ako today. Thanks po. Ayan, frost dye, no? Halos kasi ang appearance ng mga 2003 Philip ay frost. Halos ganyan appearance nilang lahat ng 2003 na yan. So, pero pag tinignan mo sa Nemista yan, sa Indat Nemista, ang sinasabi na pros, yung ano eh, magnet. Diyan na. Yung magnetic. Magnetic siya, Philip. Pero wala pang update. Abang-abangan natin kasi halos lahat ng appearance ng 2003, pros siya eh, no? Antayin natin ang update. Dito lang po ako, may kawayan sa Luisuy. Alam mo yun ba? May kawayan sa Bulacan din yun, di ba? Si Ernest. Marami pa lang mga taga Bulacan na tayong ano, no? Viewers. O mga Bulacan. Ayan, si Christopher, nandito na. Good evening, sir. Meron din po akong 5 piso BSP series. 1999. Iba yung kulay niya, parang gold. Ang kintab niya at parang maliit ang ulo ni Emilio Aguinaldo. Ang number 5 ay pantay doon sa ulo ni Emilio Aguinaldo. Oo. Yung 1999, may lumabas na ganyan na parang gold. Kahit linisan mo, sobrang tingkad. Meron din ako niyang isa. Error pa siya, rotated eye error. Nag-iisa lang yun. Ingatan mo yan, ano, kasi para meron ako nakitang channel na naghahanap ng 5 piso na ganyan daw ang kulay eh. Hindi ko lang maalala yung channel eh. Eh, tabi-tabi mo lang muna yan dyan. Baka may bumili. Kung gusto mo ibenta. Tapos share mo sa page natin yan. Christopher Lanasa. Lanasa. Sa page. Kali may online page. Titignan ko. Idol, gusto ko rin sana may pakita lahat sa'yo mga coins. Collectibles ko. Ang pinaka amazing hunt ko. Yung back-to-back. 2014, 25 cent. BSP, tanong ko lang kung Aero Coins, yung FB ko, Idol. Genove Rodriguez Nozid. Ito si Jesus Dison, member natin. Ito, anong, pakiano mo na nga lang, Ibe, pakiano mo na nga lang, kasi mga member natin dito, yung kanyeta, i-type mo, para sila mag-search sa'yo. Kasi pag tayo nag-search ng pangalan nila, ang hirap hanapin, may mga kapareho eh. So, iiwanan ni Commander yung kanyang FB dyan. Tapos, i-add yun na lang yun. No, sa mga member, si Jesus Diso na member natin. Ayan, oh. Ilalagay ni Commander yung kanyang FB account dyan. Tapos, i-add nyo yun na. Ayan. Wait nyo lang. Back to back, 2014, 25 cent. Ah, ito na. Ito na pala yung cellphone. Ito. Jesus Dison. Ito yung... Para sa member lang po ito, ha? Kasi yung mga member na ipapasok natin yan sa live, eh. Ay, sa live. Sa group chat. Ito, Jesus Dison, oh. Search mo yan si Commander, oh. Tandaan mo lang yung picture niya. Makita, matatanda mo naman. Kasi yung magandang babae na yan, ano? Kanyeta... Lorimay Nolasco. Yan. Search niya. Tapos may i-add kayo doon sa... Kahit sa messenger lang. Kahit sa messenger lang i-add.
Exclusively for members lang. Kaya ayo guys, na nandito, magpa-member na po kayo. Nandito na si Kuya Jose. Kumusta Kuya Jose Bacani? Long time no see. Mag-PM sa'yo Brad Chris, natanggap mo yung text ko sa'yo siguro. Malayo na mi sa live stream mo. Always pray. Nabasa ko pa Kuya Jose yung ano mo. Yung chat mo ngayon. Wala po akong na-receive na text eh. May na-receive ko bang text kay Kuya Jose? Parang yung binasa ko. Ay. Si Kuya Jose ba yun? Ah, okay. So, Kuya Jose, hindi ko lang naalala kasi may pagkaulyanin na rin ako. Sinabi lang sa akin. Sa'yo pala yun. So, okay. Kuya Jose, baka hindi ko basta po, ano. At least, naka... dating ka sa live natin ngayon. Ayan. Baka pwede niya ibalik yung ano kung makikita niya. Ma, makikita niya pa kaya yun? Saan lang? Sumisilip-silip lang kasi siya sa ano eh. Ayan. Si Kadil, nandito. Nandito na si Kadil. Abubakar, kahit wala ako, pwede mong i-unbox kasi 7:50. Labas ko ang simba araw-araw. Ayan. Okay, sige Kadil. No, salamat. Ito siya. Si Kadil Abubakar, guys. Ayan. Siya po ang nagpadala nito. Itong package na to. Galing din. Coins din po ang laman nito. Ayan. Kasi hindi ko na siya mai-unbox ngayon dahil pa-out na po tayo dahil isang oras at 20 minutes na po tayo naka-ere. So, i-unbox ko na lang to na basbasa na naman ni Kadil na pwede ko na raw buksan ano at i-content na lang natin yung mga laman nito at i-acknowledge natin yung mga laman ng nito. Ayan. So Kadil, maraming salamat sa effort mo. Kutabato pa no. Ayan, maraming salamat Kadil Abubakar. Thank you. God bless. Bagong kaibigan. Ay siyang Brad, isang tumbling lang pala. Pwede nila tayo magkita. See you soon as of now. Abang-abang lang sa mga vlog at live. Okay. Yes, isang tumbling lang talaga. Bok. Kalapit lang, no? Siyempre, malayo pa sa ngayon dahil nandiyan ka sa Espanya, no? So, ingat tayo dyan. Bok, Pabro, no? Ingat-ingat. Itong mga kababayan natin na sa iba bansa, tatrabaho sila. Mga bayani yan. Mga buhay na bayani. Congrats sa inyo. God bless. So guys, no, mag-out na po ako. At na kami ni Commander. Si Commander, eh, siyempre kailangan din po makapagpahinga pa. At paalam na po tayo, no, guys. So maraming salamat pong uli sa inyo lahat. No. Abangan nyo yung content ko bukas. No. Kukuha tayo ng i-content dito. So abangan nyo yun. Para meron kayong idea. Huwag kayong magsasawang manood. Kasi hanggat nanonood po kayo sa mga content, no, mga kahit hindi sa akin content kahit sa iba, no, pero siyempre panoorin niyo rin ako, no. Ayan, no, yung style ko alam niyo naman, no. So more on information tayo diyan guys, ha? Para pag lagi kayo nanonood niyan, madadagdagan yung ano niyo at mapapamilyar kayo sa mga pagkilatis, mga barya, mga luma, mga old coins, no. Mahahasa kayo dyan eh. Isang tingin nyo pa lang, alam nyo agad kung may error dyan. No? Pati yung kondisyon ng barya, matatansya nyo agad. Matututo kayo magtansyameter, no? Pagbibigay ng kondisyon ng mga barya. From about good dyan to extremely fine eh. BU and almost uncirculated, tapos may brida uncirculated pa yan, tapos meron pang tinatawag na numeric grading yan, no? 61, 62, 63, up to grade 70. Grade 70, no? Mean state na tinatawag, no? Aralin po ninyo yun. Yan. Yung coin po na 5 piso kapag nilinis ng metal polish, parang nawawala yung yellowish color nito. Ano po kaya magandang gawin para bumalik kulay? Ay ba yung arok, alip, yung sinabi mo na 5 piso na golden? Ito, ganito kasi
talaga ang likas na kulay ng 5 piso. Pag makintab pa siya, pag maganda pa ang kondisyon, di ba? Ganyan eh. Light yellow lang yan. Yung sinasabi kong error ko na 5 piso na kahit linisin ko yun, talaga matingkad pa rin. Yellow talaga siya. 1999. Pag nilinisan mo na siya araw-araw, pag mo na ulit-ulitin, hayaan mo na lang. At pag overtime, babalikan sa kulay niya na dilaw, pero malinis na siya. Marami ako niyan. Ang wala, yung 1 piso 2005 at 5 piso 2006, 7, 8 na 10 piso na 2000. Ayun. Yung sa member natin na si Mila, no? Lim. Wala siya nun. Ang kulang na lang yung... Ang kulang na lang yung mga hard to find years. So, good luck. Mahahanap po ninyo yan. Yan din ang kulang ng karamihan sa atin eh. Sabi ni Kuya Jose, naka-isolate kami ng misis ko sa bahay. Kasama ang anak namin at na PCR swab test na kami. Lalabas yung result within 5 days. Pray for my family. Ay. So, Kuya Jose, no? So, pray lang. Pag-pray po natin guys, si Kuya Jose Bacani, member natin. Naka-isolate pa sila dun. At yun na nga. Hopefully, magiging okay din ang lahat, Kuya Jose Bacani. No? Importante, ano nyo yan. Malalampasan ninyo yan. Ayan kayo nyo, Kuya Jose Bacani, at sasama natin sa ating mga prayers yan. So, God bless po. Elso, Alkino, sir, wala pa ako pang bayad sa membership. Mag-ipon pa ako. Sabi ni Nelson Alkino, mura lang naman yung bayad sa membership natin, Nelson. Baka yung nakita mo doon yung gold membership, 1,000 talaga yun. Pero yung bronze, 49 pesos lang yun. Tapos yung silver, 120 lang yun. Piliin mo na lang yung pinakamura, no? Murang-mura, 49 pesos na yun, Nelson. Yan, thanks to all. Romel, ulit no, maraming salamat sa iyo, bro. Chat-chat tayo. Ayan. Sa ngayon, thank you. Ayan ang aking masasabi dito. Sa mga coins at yung mga nauna, no. Thank you very much, bro. Nartaps Gaming, hello host. Ayan, nakahabol si Nartaps. Ay, Nartaps. Thanks to all. Ayan, Kuya Apolinario. Robert Galang, palaging maraming salamat. Stay safe. Ayan. So, salamat sa inyo guys. Tapusin ko na lang itong basahin yung mga nandito. Thanks po sa info. Stay safe. God bless us all. Yung pong 1999, namuti siya. Nilinis ko ng metal polish. Namuti. Yun lang, no? So, ayun ang natural na kulay noon. Arok. Tapos, huwag mo na ulit-ulitin. Manipis lang naman ang paglinis yan. Ivermectin kapag may COVID o kaya... Lian Hua. Ayan, ivermectin na nga. Naririnig ko yung ivermectin na yan. Gamot. Gamot sa COVID. COVID. And diba sa balita, laging. Gandang gabi, idol. Gandang gabi rin, Buboy Salinas. Ayan. So, out na po tayo. So, maraming salamat po guys, no? Sa mga members, subscribers, mga lahat na nandito, maraming salamat sa inyo. At yung nanonood lang dyan, yung mga silent viewers natin, salamat sa inyo. So, until next time guys, God bless you all po. Out na po tayo.